Kasabay ng pamumuno ng Sharif ul Hashim sa Sulu ay ang pangangaral ng mga misyonero mula sa Malacca patungong Borneo at Java sa ilalim ng pangangalaga ng Sultan ng Malacca na si Sultan Mansur Shah. Ito ay dahil sa ang Malacca ay naging sentro ng kaalamang Islamiko, bagaman nauna nang nagmuslim ang Borneo. Maaring ang mga pangangaral na ito ay nagkaroon ng epekto sa Sulu at Mindanao sa huling 25 taon ng 15 siglo o maaring mas maaga pa, nang ilan sa mga mangangalakal na naghahangad na mangaral ay dumalaw sa mga lugar na kasalukuyang Malabang at Cotabato. Ang mga tarsila ng Maguindanao ay tumutukoy sa kanila bilang sina Sharif Aulia at Sharif Maharaja. Si Sharif Maharaja ay mula sa Malacca. Si Sharif Aulia ay pinaniniwala ang nakarating sa Pulangi na dito ay napangasawa niya ang anak na babae ng pinunong Katutubo. Ang isang tala ay nagsasabi na ang Sharif na ito ay tumungo sa Palembang at mula rito ay bumalik na siya ng Arabia. Naiwan niya ang isang anak na babae sa Maguindanao na kalaunan ay napangasawa ni Sharif Maharaja. Si Sharif Hassan na kapatid ni Sharif Maharaja na mula rin sa Malacca ay naiulat na nanatili sa Sulu. Kung ang mga ulat na ito ay tama, malalaman natin na sa dulo ng 1400s ay may mga pamilyang Muslim na sa ilang mga bahagi ng Lanao at Cotabato. Bago pa man nakarating ng Mindanao si Sharif Kabungsuan noong 1515. Noong 1511, nangyari ang isang malaking pagbabago sa Southeast Asia. Ang Malacca ay nasakop ng mga Portuges. Hinangad ng mga Portuges ang bagong ruta sa pagkakamit ng mga spices, na noong una ay kinukuha nila mula sa mga Arabo na nakikipagtagpo sa kanila doon sa Mediterranean Sea. Sa bagong ruta ay umikot ang mga Portuges sa Africa hanggang sa makarating sila sa India at natalo nito ang ilang mga hukbong dagat ng mga Muslim bago pa man sila makarating ng Malacca. Sinakop nila ang Malacca upang mamayani sa kalakalan ng spices o pangrikado na gamit nila pampalasa at pampreserve ng pagkain. Ang Spice Island na ito ay matatagpuan sa Molucas. Ang pagbagsak ng Malacca ay may malalaking resulta. Ang maaalam dito sa Islam ay lumikas patungong Sumatra at Java, na nagdulot din naman ng renaissance sa pagkabuhay muli ng kaalaman at kamalayang Islamiko sa mga lugar na ito. Ang mga ina po ni Iskandar Shah, ang unang sultan ng Sultanato ng Malacca ay lumikas sa mga karatig na lupalop upang bumuo ng sarili nilang mga pamayanan sa iba pang mga lugar. Kasabay nito ay nagkaroon ng malawakang paglikas mula sa Malay Peninsula patungo sa kalapit na mga isla tulad ng Borneo at iba pa dahil sa panahon na ito ay kasalukuyang malakas ang Brunei Sultanate. Ang mga tarsila ng Maguindanao ay nagulat kung paanong si Sharif Kabungsuan ay naglayag kasama ang kanyang mga tagasunod upang bumuo ng sarili nitong pamayanan. Si Sharif Kabungsuan ay anak ng isang prinsesa ng Malacca sa Arabong Sharif na si Ali Zainul Abidin. Siya ay dumaan ng Brunei, Cagayan de Sulu, hanggang sa siya ay makarating sa Zamboanga at mula rito ay tumungo siya ng Malabang. Sa pamagitan ng pag-aasawa sa ilan sa mga angkan ng mga pinunong Katutubo sa lugar na ito ay nakapagtatag siya ng ilang mga bagong dinastiya. Iniugnay kay Sharif Kabungsuan ang paninindigan sa pangangalaga sa Islam, at ang kanyang mga mandirigma ay tumulong na mapalaganap ang pananampalataya. Ang mga dato ng Maguindanao, Iranon at Buwayan ay pawang mga nagaangkin na sila ay kanyang mga inapo. Tinatayang siya ay nakarating sa dalampasigan ng Pilipinas noong 1515. Ang kanyang anak na si Sharif Makaalang Saripada ang maaaring siyang tinutukoy ng mga Kastila bilang Saripara na tumalo kina Villalobos noong 1543. Si Villalobos ang nagpangalan sa mga isla ng Samar at Leyte bilang Las Islas Pilipinas, mga isla ni Felipe, na sa panahon na iyon ay prinsipe pa lamang at kalaunan ay naging hari ng Espanya. Ang iba pang mga isla na nasakop ng mga Kastila na kalapit ng Samar at Leyte ay tinawag na rin na Pilipinas sa sumunod na mga panahon. Ang labanan na ito sa pagitan ni Sharif Makaalang at Villalobos ay maaring ang unang jihad sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kastila sa mga isla ng Pilipinas. Si Sharif Makaalang ay nagbigay ng matinding pagsubok sa mga Kastila sa Pulangi. Si Makaalang ay isang pinunong Iranon na nagpalawak ng impluensya nito sa paligid ng Pulangi. Sa katotohanan, ang impluensya ng Islam ay dala ng mga Iranon mula sa isang lugar na tinatawag na Malabang. Mula sa lugar din na ito,
ang isla may nakarating sa Lake Lanao. May isa ring naiulat na dumating na nagnangalang Sharif Alawi. Nakabilang sa pamilya ng mga Alawi na dumating pagkatapos ni Sharif kabungsuan at nangaral sa lugar na nakikilala ngayon bilang Cagayan de Oro, at siya ay nag-iwan ng ilang mga ina po roon.